Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Grace, 42 years old at isa sa mga masusugid ninyong tagapakinig. Sa katunayan, sa tingin ko ay baka ako nga siguro ang isa sa mga pinakamatagal nyo ng tagapakinig dahil 2009 pa lamang nang nagsimula akong makinig sa inyong programa. At halos araw-araw ko kayong napapakinggan nang walang mintis. Ang naging trabaho ko kasi sa loob ng 2 dekada ay ang mag-manage ng paupahang dormitoryo ng aking pamilya. Kung may mga taong buryong-buryo na sa trabaho nila, siguro ay subukan nila ang naging trabaho ko. At tiyak na matagal na ang 1 linggo na mamamalagi sila sa ganoong klase ng trabaho. Galing po kasi ako sa Chinese family, Papa Dudut. 75% Chinese blood ako. At ang aking pamilya ay yung tipikal na traditional at conservative na Chinese family. Panggitna ako sa 3 magkakapatid at ang panganay at ang bunso namin ay parehong lalaki. At dahil nga sa kasarian ko, ay bata pa lamang ako ay ramdam ko na mas lamang sa akin ang mga kapatid kong lalaki. At sila ang paborito. Mas malaya nilang nagagawa ang kahit na anong gustong gawin nila. Samantalang ako ay kailangang ipagpaalam ang lahat ng aking magiging desisyon sa aking ama. Nung ako ay mag-college na, ay ang gusto ko sanang kursong kunin ay fine arts. Pero hindi ako pinayagan ng aming ama. Lahat kaming magkakapatid ay inobliga ng aming mga magulang na kumuha ng kursong nakahilera sa pagnenegosyo. Kaya naman napilitan akong kumuha ng business management. Hindi ko na rin ipinaglaban ang gusto ko, Papa Dudut. Dahil alam ko rin naman na walang pupuntahan yon. At ang masusunod naman palagi sa huli ay ang kagustuhan ng aming mga magulang. Pagka-graduate ay inassign ang panganay namin na humawak ng negosyo sa probinsya. At ako naman ang na-assign na mag-manage ng aming dormitoryo. Ang bunso lang namin ang nakapagtayo ng sarili niyang negosyo dahil na-i-assign na sa amin ang kuya ko ang 2 negosyo ng pamilya. At hindi ko alam kung ako nga lang ba ang pasaway at may problema talaga dahil parang ang 2 kong kapatid ay buong loob namang tinanggap ang plinanong buhay para sa kanila ng aming mga magulang. Pagdating naman sa pag-aasawa ay bata pa lamang kami ay malinaw na sa amin na ang dapat naming mapakasalan ay may Chinese blood din. Mas mataas na porsyento, mas maganda. Kaya nang nagka-GF na Filipina ang bunso namin ay inubliga kaagad ng mga magulang namin na hiwalayan niya ito. Kung hindi ay pinagbantaan siyang edidisown siya ng aming mga magulang. Sa kanila kasi, unless na may ibang espesyal na katangian ang magiging daughter o son-in-law nila na hindi Chinese, halimbawa na ay kung mayaman ito o galing sa isang kilalang pamilya, ay hindi magiging kapantay ang tingin nila dito. At isa na nga ito sa mga pinakamalaking pinagsisihan ko sa buhay, Papa Dudut. Noong college ako ay na-inlove ako sa isang Pilipino. Nagkaroon kami ng relasyon na tumagal ng 3 taon. Pero inilihim ko ito sa aking pamilya. Siya ang aking true love, Papa Dudut. Pero napilitan ako makipaghiwalay sa kanya. Matapos ang 2 taon dahil alam kong darating sa punto na papipiliin din ako ng aking mga magulang. Ang sundin ng puso ko o ang itakwil nila at tanggalan ng mana. Love, ano ba kasing problema? Bakit iyak ka ng iyak? Lawrence, may sasabihin ako sa'yo. Kinakabahan naman ako sa'yo eh. Ano yun? Lawrence, sa tingin ko, mas makakabuti kung huwag na nating ituloy itong relasyon natin. Ano? Eh bakit? Anong problema? Lawrence, ilang buwan na lang gagraduate na tayo ng college. Tatapak na tayo sa totoong mundo.
magiging seryoso na ang lahat. Eh, anong ibig mong sabihin? Seryoso naman ako sa iyo ah. Totoo naman ang nararamdaman natin sa isa't isa. Lawrence, hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang itago sa aking pamilya. So ayun na naman pala. Bakit kasi hindi na lang natin sabihin sa kanila? Lawrence, hindi ka Chinese. Hindi ka nila matatanggap. Eh di magtanan tayo. Ito na nga ang perfect time, Grace. Kagraduate na tayo, magkakatrabaho. Hindi na natin kailangan umasa sa mga magulang. Magiging hawak na natin ang buhay natin. Lawrence, hindi yun ganun kadali sa pamilya namin. Itatakwil ako ng mga magulang ko at habang buhay ko yung dadalhin. Grace, please. Wala namang ibang paraan. Huwag mo naman akong gantuhin. Huwag mo naman parusahan ang sarili mo. Nagmamahalan tayo. Hindi kita mahal, Lawrence. Ano? Hindi kita mahal. No. Sinasabi mo lang yan para pumayag ako na makipaghiwalay sa'yo. Nagsasabi ako na totoo. Hindi na kita mahal. Hindi. Hindi ako naniniwala. Tingnan mo ako sa mga mata at sabihin mo sa akin na hindi mo ako mahal. Hindi na kita mahal, Lawrence! Yun ang narealize ko. Dahil kung mahal kita, hindi ba dapat kaya kitang ipaglaban sa mga magulang ko? Sa kanilang lahat? Pero hindi eh. Hindi. Okay. I'm sorry, Lawrence. Grace, alam mo naman siguro na mahal na mahal na mahal kita, di ba? Ikamamatay kung mawala ka. I'm sorry, Lawrence. I'm sorry. Hindi ko alam kung ano nang gagawin ko. Pero ngayon, ang alam ko lang, kailangan kong piliin ang mga magulang ko. I'm sorry kung mahinang klase ng tao ko. Lawrence, I'm sorry. Tuluyan akong nakipaghiwalay kay Lawrence, Papa Dudut. Matapos ang 5 taon ay nabalitaan ko na lamang na nakapag-asawa na pala siya at may pamilya na. At nang malaman ko yon ay mas dumoble pa yung sakit na naramdaman ko. Hindi ko maalis sa isipan ko na paano kong ipinaglaban ko ang pag-ibig ko sa kanya. Baka siguro ako na ang nasa lugar ng babaeng pinakasalan niya. At may anak na kami at masaya na. Kahit na itinakwil na ako ng aking pamilya. Isa rin kasi si Lawrence sa pinakamabuting tao na nakilala ko. Kaya sobrang nag-guilty ako sa ginawa ko sa kanya. Si Lawrence na nga siguro ang aking one true love. Matapos niya ay meron naman akong mga naging karelasyon pero mga hindi rin nagtagal. Naroon pa nga yung may mga nireto sa akin na mga may Chinese blood din. Pero hindi rin naman nagtatagal at kadalasan ay dahil pa sa third party. Dahil napilitan lang na makipag-date o makipag-relasyon sa akin dahil sa impluwensya ng pamilya. Kaya ang nangyari ay tumandang dalaga na ako. Pero sa akin, okay lang dahil yung totoong mahal ko ay matagal nang nawala sa akin. At alam ko na kung sino pa mang mga lalaking sumunod sa kanya ay maikukumpara ko lang kay Lawrence at imposible na may makahigit pa sa kanya. Nang lumipas ang mga taon ay nakasanayan ko na lang din siguro ang buhay kong ganon, Papa Dudut. Sa loob ng halos 2 dekada, nasanay na ako sa buhay, nagigising ako, mag-check ng dormitory, maninigil ng may mga utang, magbabayad ng bills at kung ano-ano pa. Pero kadalasan, lumipas lang ang araw ko na nakatambay lang ako. Kundi makikinig ng radyo, naglalaro ng game sa cellphone. Dumaan lang ang mga araw sa akin, Papa Dudut. At na-realize ko na isang araw ay 39 years old na pala ako. Mag-isa. Masungit at miserable dahil parang naubos lang ang buhay ko bilang isang masunuring empleyado sa negosyo ng aking pamilya.
Pero isang araw ay biglang may dumating na tao sa buhay ko na hindi ko inaakalang yayanig sa mundo ko. Si Arnel, 21 years old at isang taxi driver. Ang paradahan kasi ng mga taxi ng kumpanya nila ay malapit lang sa dormitoryo namin. Kaya ang ilan sa mga driver na nagtatrabaho sa kanila ay sa amin nangungupahan. Noong una kong nakita si Arnel ay nakuha na niya ang atensyon ko dahil may itsura siya. 5'8 ang taas niya, moreno, matikas ang pangangatawan at malakas ang dating. Pero dahil nga halos 2 dekada ng agwat ng aming mga edad ay hindi ko rin naman siya pinansin. Pero nang lumaon ay napansin kong iba itong makatingin sa akin. Noong una, Papa Dudut, ay naiilang pa akong pag-isipan siya nang may mali siya. Dahil nga sa isip ko ay ano ba naman ang nakita niya sa akin. Kahit na single pa ako ay aminado na akong losyang na akong manamit. At matagal nang nawala ng pakialam sa itsura. Bukod pa dyan ay nagkaroon na rin ako ng reputasyon bilang masungit na matandang dalaga sa mga tenant namin. Kaya naman hindi ako makakita ng dahilan para magkagusto ang kagaya ni Arnel na bata at may itsura sa isang katulad ko. Miss Grace, parang awaan niyo na po. Bigyan niyo naman po ako ng isa pang buwan para makabayad. Hay nako, Elena. 5 buwan ko nang naririnig yung linya na yan sa'yo. Kapag pinagbigyan na naman kita ng isa pang buwan, malamang yan pa rin ang sasabihin mo sa akin. Parang awaan niyo na po. Alam niyo naman na may sakit ang nanay ko sa probinsya at ilang buwan na akong hindi pa rin nakakahanap ng trabaho. Elena, alam kong mahirap ang buhay sa mundo. Pero negosyante kami. Ito rin ang kinabubuhay namin. Hindi naman charity itong dormitory namin para pagbigyan ka ng pagbigyan at maawa sa'yo. Grabe naman kayo. E kumpara niyo nga yung buhay niyo at ng pamilya niyo sa akin. Bakit? Malaking kawalan ba ako sa negosyo niyo? Sa 5 buwan kung hindi nakakabayad, eh hindi na ba kayo nakakakain? Ikaw, hindi masyado. Pero dahil pinagbibigyan ka namin ng pinagbibigyan sa mga palugit na hinihingi mo sa amin sa loob ng 3 taong pangungupahan mo rito, ay nagsisigayahan na yung mga ibang tenant sa'yo. Habang tumatagal, parami ng paraming nakikiusap sa akin na mahuhuli daw sila sa pagbabayad. Eh halos kalahati na ngayon ang delayed sa upa. Aba! Eh wag niyong isisi sa akin kung hindi nakakabayad yung iba dito. Eh lalong humihirap ang buhay eh. Huwag niyong isisi sa akin yun. At hindi rin namin responsibilidad ang solusyonan ng kahirapan ng mundo. Kung nahihirapan kang magbayad at humanap ng matitirhan, aba, eh di doon ka sa DSWD humingi ng tulong, wag sa akin. Eh sige, pagbibigyan kita, Elena, 2 linggo. Pero matapos ang 2 linggo at hindi ka pa nakakabayad, ipapahakot ko na yung mga gamit mo. Hi, Miss Grace. Hi. Ano ba naman po yan, Miss Grace? Birthday na birthday nyo, galit kayo. Ano? Happy birthday po. Ito. Bakit mo ako binibigyan ng bulaklak? Eh kasi birthday nyo nga po. Teka, paano mo nalaman na birthday ko? Eh kasi kanina nakita ko may nag-deliver sa inyo ng birthday cake. Salamat dito sa bulaklak. Pero hindi ko birthday. Ang totoo, Papa Dudut, ay birthday ko talaga ng araw na yon. Sa totoo lang ay hindi ko nga alam kung bakit ako nagsinungaling kay Arnel tungkol doon. Sa tingin ko ay naging defense mechanism ko na lang ang pagsisinungaling na yon dahil hindi ko alam kung paano mag-react sa pagbati niya. Unang-una ay dahil sa tanang buhay ko na nagmamanage ng dormitoryo ay wala pang nagbigay sa akin ng regalo para sa birthday ko na galing sa mga tenant. Ikalawa ay halos 1 dekada na yata mula nang makatanggap ako ng bulaklak mula sa isang lalaki, kaya nabigla talaga ako. Pero aaminin ko, nang ibinigay niya sa akin ang bulaklak na yon ay buong araw akong nakangiti. Hanggang sa pagtulog ko ay nire-replay ko pa rin sa utak ko ang mga nangyari sa amin ni Arnel. Yun din yata ang unang araw na talagang nagsimula akong makaramdam ng crush kay Arnel. Pero syempre dahil sa tenant ko siya at iba pang mga factors kagaya ng agwat ng edad namin,
ay sinubukan ko talagang patayin kung ano man ang umuusbong na kilig na nararamdaman ko sa kanya. Ang palagi kong sinasabi sa sarili ko, Grace, ano ka ba? Halos anak mo na yan. Mandiri ka naman. Pero sa mga lumipas na araw ay nagpatuloy ang pagiging magiliw at palabati sa akin ni Arnel. Hindi siya napapagod kahit na paulit-ulit kong sinusuklian ng pasinghal ang mga pagbati niya sa akin. Ang nangyari tuloy ay parang ako na yung napagod at unti-unti ko na ngang naramdaman na nagbubukas na ang puso ko para sa kanya. Nagsimula na akong lumambot kay Arnel at unti-unting sunuklian na rin ang pagbati ng mga good morning o good evening niya. Napunta na yon sa small talk at pakikipag-interaksyon sa kanya. Nagsimula yon sa kumusta po hanggang sa nauwi sa parang may problema ako ngayon. At tuluyan na ngang nauwi sa bakit ka pa rin single hanggang ngayon, sa ganda mong yan. Nang tumagal ay nawala na rin ang paggamit niya ng po sa akin at parang nag-uusap na lamang kami na magkaedad. At sa bawat tanong niya ay napapansin kong mas humahaba na rin ang mga sagot ko. Mas dumadami ang naikikwento ko sa kanya. Hanggang sa napansin ko na lamang na sinasabi ko na sa kanya ang mga personal na bagay na dati ay nasasabi ko lamang sa mga matatali kong kaibigan. Dahil din kasi sa trabaho ko at pagiging single ko, ay unti-unti na rin akong nawala ng mga kaibigang nakakausap sa paglipas ng panahon. Mga ilang taon mula ng college graduation namin ay madalas pa kaming lumalabas ng mga kabarkada ko. Pero habang tumatagal, ay unti-unti na yung dumadalang. Hanggang sa nauwi na lamang ang aming pagkikita at reunion ng magkakaibigan kapag magbe-birthday, may ikinakasal o bibinyagang anak. At noong lumaon na nga, ay kahit sa mga okasyon na yon ay hindi na rin nila ako naiimbitahan. Lahat ng mga kaibigan ko, at iilan lang din naman sa kanila, ay mga nakapag-asawa na. At nagkaroon na rin ng mga bagong grupo ng kaibigan. Samantalang ako ay naburo na sa dormitoryo na paulit-ulit lang ang mga araw. Walang makausap at walang mahinga ng problema. Pero nang dumating si Arnel sa buhay ko ay parang bigla ulit akong nagkaroon ng kaibigang makakausap at masasandalan. Noong una ay attracted lamang ako sa kanya dahil sa kanyang pisikal na itsura. Habang tumatagal at habang kami mas nagkakakilala, ay mas nahuhulog na ako sa kalooban niya. At hindi na nga nagtagal ay nahulog na ako kay Arnel ng tuluyan, Papa Dudut. Salamat Grace ha, at pumayag ka na sa mana ko ngayong birthday ko. Naku, ako nga dapat ang magpasalamat sa iyo. Dahil ilang taon na akong hindi nakakapasyal at nakakalabas sa dorm. Nakakahiya nga sa iyo eh, sa mga mumurang restaurant lang kita nadala. Ano ka ba? Okay lang yun. Dapat nga, pinabayaan mong akong manlibre sa'yo eh. Dahil birthday mo, wala tuloy akong regalo sa'yo. Sus, okay lang yun. Yung makasama kita, sapat ng regalo para sa birthday ko. Bakit kasi hindi ka nalang muna umuwi sa kabanatuan para dun ka mag-birthday kasama ng mga kapatid at mga magulang mo? Naku, nanghihinayang ako mag-day off. Sayang yung mawawala sa pasada ko, no? Ano ka ba? Dapat nagpapahinga ka rin. Huwag mong pagurin yung sarili mo. Mas gusto ko rin naman na dito ako mag-birthday sa Maynila eh. Mas masaya ako dito. Bakit naman? Kasi andyan ka. Grace? Ano? Grace? Nahihiya ako eh. Sige na, ano yun? Alam ko malaki ang agwat natin. Hindi lang sa estado sa buhay at sa edad. Kundi dahil Pilipino ako at Chinese ka. Okay, tapos? Pero hindi ko na kasi mapanlabanan eh. Grace, mahal kita. Ha? Seryoso ka ba, Arnel? Oo, seryoso ako. Pero bakit ako? Hindi ko maintindihan. Sa dinami-rami ng mga babaeng magaganda at bata, bakit ako ang nagustuhan mo? Dahil hindi sila ikaw.
At hindi lang kita gusto, kundi mahal. Mahal na mahal. At alam ko na naging problema mo na ito dati nang nakipag-iwalay ka sa dati mong Pilipinong nobyo. Pero may pag-asa ba ako sa'yo? Arnel, sige, pag-iisipan ko. Talaga? Yes! Yes! Woo! I love you, Grace! Teka, pag-iisipan pa lang yung sinabi ko. Okay na sa akin yun. Yes! Matapos ang isang linggo mula nang nagtapat sa akin si Arnel ay sinagot ko na rin siya. Pero ipinakiusap ko sa kanya na sana'y isekreto lang muna namin ang relasyon na meron kami. Lalo na sa aking mga magulang. Naging maingat kami sa pagtatago. Lalo pat napakaraming mga chismoso at chismosa sa dormitoryo. At marami din sa mga tenants namin ang hindi ako kursonada at natakot akong baka maging dahilan ng relasyon namin ni Arnel para ma-blackmail nila ako. Ang palabas namin sa kanila ay magkaibigan lamang kami. Para akong nasa langit sa mga linggo na sumunod na maging kami ni Arnel. At bigla ulit ako nagkaroon ng motibasyon upang mag-ayos at magpaganda. Kagaya nga ng nasabi ko ay napakaraming taon na rin ang lumipas mula nang huli ako nagkaroon ng boyfriend. Matapos ang mahabang panahon ay noon na lang ulit ako nakaranas ng binigyan ng pag-aaruga at atensyon ng isang lalaki. And for the first time ay naisip ko na parang sa unang pagkakataon ay may tumapat na kay Lawrence at mukhang nahigitan pa nga. Suddenly ay pakiramdam ko, napakaganda ulit ng mundo at ang sarap-sarap muli na mabuhay. Pero aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, napakalaking factor din kung bakit talaga ako nahulog ng husto kay Arnel ay dahil po sa sex. Sa unang buwan pa lang namin ang pagsasama ay halos araw-araw kaming magkasiping. At hindi naman naging problema ang lokasyon, madalas namin itong ginagawa sa kwarto ko. Minabuti na lang namin na sa tuwing papasok at lumalabas si Arnel ay walang ibang taong nakakakita. At nang mapansin ang mga roommates niya na madalang na lang itong matulog si Arnel sa kanilang quarters, ay sinabi niya na mayroon na siyang girlfriend kaya madalas na doon siya nakikitulog. Pero syempre, hindi na niya sinabi sa kanila na ako pala ang GF niya. Kagaya nga ng nasabi ko, Papa Dudut, bata si Arnel. Guwapo, moreno, malaking lalaki at napakatikas ng pangangatawan. Kaya naman mula nang maging kami ay pakiramdam ko ay bumata ako ng 2 dekada. At sa tuwing nagsisiping kami ay pakiramdam ko ay isa akong diyosa na sinisiping ng isang agresibong Greek god. Pero dahil ayaw ni Arnel na gumagamit kami ng kondom, ay dumating din ang oras na nagkaroon ng resulta ang hindi namin pag-iisip at pag-iingat. Nabuntis ako. Sa totoo lang ay hindi rin namin masyadong inaasahan na mangyayari yon dahil sa aking edad. Pero ayun na nga ang nangyari. Matapos ang 3 buwan mula nang kami naging magkarelasyon ay nalaman ko na buntis ako. Natakot ako ng una, Papa Dudut, at sumagi pa nga sa isipan ko na ipa-abort ang bata. Alam kong hinding-hindi matatanggap ng aking pamilya si Arnel at ang magiging anak namin. Hindi ko rin muna ito ipinagtapat kay Arnel at inisip ko na baka hindi rin naman matuloy ang aking pagbubuntis dahil sa aking edad. Pero nang halos maglilimang buwan na ang aking tiyan at nahahalata na ito, ay inamin ko na kay Arnel. Akala ko ay magagalit si Arnel, pero laking gulat ko nang matuwa pa siya. Ang sinabi niya sa akin ay huwag daw akong mag-alala. Siyempre ay paninindigan niya ang bata. At kung gusto ko raw ay magpakasal na kami, gagawin daw niya ito kahit bukas pa kaagad. At dahil sa naging reaksyon ni Arnel, Papa Dudut, ay nagkaroon ako ng lakas na maglantad na at ipakilala siya sa aking pamilya.
Parang tumaba ka, Grace, mula nung huli tayo nagkita. Oo nga po eh. Eh, ano bang dahilan at nagyaya ka na makipag-dinner sa amin ng buong pamilya? May okasyon ba? May sasabihin ka ba? Mommy, Daddy, gusto ko palang sabihin na kami na po ni Arnel. Ganon? Nito lang? Mga 6 na buwan na po. Pasensya na rin po kayo, sir, kung hindi namin kagad nasabi. So ngayon, dahil inanunsyo niya na sa amin, I assume, seryoso na kayo sa isa't isa. Opo, seryosong seryoso po ako kay Grace. Ano bang trabaho mo, Arnel? Taxi driver ho. Taxi driver? Opo. Eh, paano ba kayo nagkakilala ni Grace? Di, tenant po kasi natin si Arnel. Ang mga magulang mo, anong trabaho? Nasa kabanatuan po sila. Si nanay po, housewife. Si tatay ko naman po, driver naman po ng tricycle. So, nasa pamilya nyo pala ang pagiging driver. Daddy. Ilang taon ka na ba, Arnel? 21 po. 21? Alam mo na ba kung ilang taon na itong anak ko? Daddy naman. Ano, Arnel? Alam mo ba? 40 po. Hindi ka ba nandidiri nun? Daddy, please! Huwag mo akong sigawan, Grace. Sige nga. Kumbinsihin mo nga ako, Arnel. Ano naman ang nakita ng isang 21-ong driver na kagaya mo? Sa kwarentahin kong anak na landlady nyo. Mahal ko po si Grace. Si Grace nga ba ang mahal mo? O ang pera niya? Daddy, sumusobra na po kayo! Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Sorry po. Sinisigaw-sigawan mo na ako ngayon? Yan ba ang impluensya sa'yo ng squatter na to? Hindi po squatter si Arnel. May trabaho siyang marangal. Mabuti siyang tao. Grace, okay ka lang? Grace, dinudugo ka! Buntis ka! Dali natin si Grace sa ospital! Dahil sa stress ko sa sagutan namin yon ng aking ama ay muntik na akong makunan, Papa Dudut. Mabuti na lamang at malakas ang kapit ng bata at naisalba pa siya ng mga doktor. Premature ang naging anak ko at maski ako ay muntik ng malagay sa delikado. Pero matapos ang ilang buwan sa ospital ay nakalabas na rin kami ng anak ko. At sa loob ng ilang buwan namin sa loob ay nakita ko naman ang pag-aalaga at pagtutok sa amin ni Arnel. Kahit na kailangan niyang mamasada ay nagpupuyat siya na mabantayan lamang ako. At dahil nakita ko ang kanyang dedikasyon sa akin at sa pagiging ama niya, lalo na sa mga oras na yon na bagsak ako, ay mas lalo ko pang minahal si Arnel. Naging kampante ako kay Arnel, Papa Dudut, at naisip ko ngang worth it na ipaglaban talaga ang pagmamahala namin. Worth it na pakasalan ko siya at bumuo ng pamilya na kasama siya. Mula nang nangyari ang komprontasyon namin ng mga magulang ko noong dinner na yon ay hindi na rin sila kumontak sa akin. Siguro ay parte na rin kung bakit ako matagal nang gumaling ay dahil sa psychological problem sa mga magulang ko at kung paano namin babayaran ang malaking bill sa ospital. Sa kwenta ko ay nangalahati ang ipong ko para lang ipambayad sa ospital kung sakasakali. Pero sa gulat ko, ibinalita na sa akin ni Arnel na nang magtanong siya sa kahera kung magkano na ang aming babayaran ay sinabihan siya nito na bayad na raw pala ang lahat ng aming bills. Binayaran na pala ng mga magulang ko. Laking pasasalamat ko sa Diyos nang marinig ko yon. Bukod sa hindi na namin kailangan problemahin ang pagbabayad, ay nakahinga na rin ako kahit papaano. Hindi rin ako natiis ng aking mga magulang. Pero nang subukan ko silang kontakin at pasalamatan, ay hindi nila ako hinarap. Ang iniisip ko na lang ay baka naghihilom pa rin sila sa mga nangyayari
at ang kailangan lang ay bigyan ko sila ng sapat na panahon upang mapatawad nila ako at matanggap nila kami ni Arnel at ang aming anak. Ilang buwan matapos na discharge ang aming baby sa ospital ay pumayag na akong magpakasal kay Arnel. Gusto ko sana na isabay na ang pirmahan sa aming church wedding, pero ang sabi ni Arnel ay saka na raw kami magpakasal sa simbahan. Sa West na lang daw muna kami dahil yon ang mas mura. Pumayag naman ako, Papa Dudut. Lalo pa't pinangakuan ako ni Arnel na magpapakasal kami ng magarbo para daw huwag siyang mapahiya sa mga magulang ko at mas matanggap na siya. Kaya agad naming sinet ang petsa ng aming pagpapakasal sa West. At minabuti ko rin na balikan at ipagpaalam at imbitahin ang mga magulang ko para sa okasyon. Pero nang bumalik ako at nakiusap sa kanila ay naggalit sila, Papa Dudut. Ang sabi nila ay sumosobra na raw talaga ako. Ang sabi ni Daddy ay napakakapal daw talaga ng mukha ko. At hindi ko raw ba nakuha na yung pagsagot nila sa pagpapagamot namin ng anak ko sa ospital ay ikalawang pagkakataon nang ibinigay nila sa akin upang itama ko ang baluktot kong mga desisyon. Dapat daw ay matapos kong malaman na sinalba nila ako sa problema ay nakonsensya na ako at natauhan. At ang dapat ko raw na ginawa pagkatapos ay nakipaghiwalay na ako kay Arnel. Nang ipaglabang ko si Arnel at nanindigan sa aking desisyon na pagpapakasal sa kanya, ay doon na nga nangyari ang hindi ko inaasahan. Itinakwil ako ng mga magulang ko. Sinabi nila na sa oras na magpakasal ako kay Arnel ay palalayasin nila ako sa dormitoryo. Tatanggalan ng mana at buburahin ang pangalan ko sa mga assets ng pamilya. Oras daw na piliin ko si Arnel ay kalimutan ko na raw na pamilya ko sila. Pinili ko si Arnel, Papa Dudut. Itinuloy ko ang pagpapakasal sa kanya sa Huwes at minabuti ko rin na hindi na lang muna banggitin ang ginawang yon ng mga magulang ko kay Arnel. Babe, pasensya ka na kung dito lang kita sa mumurang resort na dala para sa honeymoon natin. Okay lang yan, babe. Ang mahalaga, magkakasama naman tayo ni na Junior ngayon sa isang magandang lugar bilang isang pamilya. Huwag ka mag-alala. Sa kasal natin sa simbahan, sisiguraduhin ko talagang magiging magarbo ang kasal natin. Hindi lang sa simbahan at sa reception, pati sa magiging honeymoon natin. Ano ka ba? Hindi naman mahalaga kung magarbo ba o mamahali na magiging kasal natin. Ang mahalaga, ikakasal tayo sa harap ng Diyos. Alam ko naman yun, pero syempre ayokong mapahiya sa mga magulang mo. Alam ko naman na ayaw nila sa akin at mababa lang ang tingin nila. Kaya nga kahit abutin ako ng ilang taon sa pag-iipon, gagawin ko. Mapatunayan ko lang sa kanila na karapat-dapat ako sa'yo. Babe, huwag ka na mag-alala. Wala kang kailangan patunayan. Pinili kita. Hindi, basta. Gusto ko rin maging kampante ang mga magulang mo na magiging mabuti ang kinabukasan mo at ni Junior. Okay lang yun, babe. Mula ngayon, hindi mo na rin kailangang isipin o mabahala sa opinyon ng mga magulang ko. Anong ibig mo sabihin? Babe, itinakwil na ako ni na mami at daddy. Ha? Paano itinakwil? Noong isang araw bago tayo kinasal sa Huwes, minabuti kong puntahan si na mami at daddy ng personal sa bahay nila. Kinausap ko sila at inimbita sa kasal natin, pero nagalit sila. At pinapili nila ako, sila o ang magpakasal sa'yo. Ha? Eh, siguro naman panahon lang ang kailangan. Balang araw, matatanggap din nila tayo. Babe, sinabihan ako ni Daddy na kapag nagpakasal ako sa'yo, ay papaalisin na niya ako sa dorm. Tatanggalan nila ako ng mana at kakalimutan na raw na anak nila ako. At sa pagkakakilala ko kay Daddy, hindi malayong hindi niya panindigan ang binitiwan niya mga pagbabantang yun. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? Kasi hindi naman mahalaga na malaman mo eh. Tayo naman ang magpapakasal at magsasama. Bakit, babe? Hindi ka ba natutuwa na ikaw ang pinili ko? Na ipinaglaban kita? Grace naman eh. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? Eh di sana, napag-usapan muna natin. Pwede naman natin sanang iuro ang kasal natin sa wish eh.
Hindi naman kailangan magmadali. Babe, ikaw yung may gustong magpakasal na tayo sa Huwes, hindi ba? Ang akin lang, paano na tayo ngayon? Paano ka? Paano ka na kung tatanggal lang kanila ng mana? Babe, hindi naman mahalaga sa akin ang mana eh. Bakit? Masaya naman tayo nang ganito lang tayo ah. Na simple lang ang buhay natin. Hindi ko naman kailangan maging mayaman para maging masaya. Ang magkasama lang tayo at ang anak natin, okay na sa akin yun. Grace naman, hindi ka nag-iisip eh. Dapat sinabi mo sa akin yan. Paano na tayo? Saan tayo titira ngayon? Baka pagbalik natin sa dormitoryo, nasa labas na mga gamit natin. Huwag ka mag-alala, babe. May naipo naman ako eh. Kung sakaling totohanin nga ni Daddy yung pagtatakwil niya sa akin, may ipo naman ako. Lumipat tayo ng ibang bahay. Bakit? Hanggang saan ba aabot ang ipon mo? Paano yan? E mawawalan ka ng trabaho. Itong anak natin, sa akin. Di ka nag-iisip eh. 40 ka na. Ano pang tatanggap na kumpanya sa'yo? Sorry babe, huwag kang mag-alala. Hahanap naman ako ng trabaho. Gagawin ko ng paraan, makakaraos tayo. Hindi ko alam, Papa Dudut, ay sa puntong yon ay parang nakumbinsi pa ako ni Arnel na mali ang ginawa ko. Naisip ko na napaka-irresponsable kong ang tao para hindi muna pag-isipan ng isang napakalaking desisyon sa buhay na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa aking kinabukasan at ng magiging anak ko. Naisip ko na mabuting tao si Arnel at ang iniisip niya lang ay ang kapakanan ko. Ang nirarason ko sa sarili ko ay maaaring iniisip lamang ni Arnel na maaaring pwedeng mangyaring mga bagay na masama at hindi inaasahan sa mundo. Sa kanya, sa akin at sa anak namin. Kaya mas makakabuti na hindi basta-bastang mag-burn ng bridges sa mga kamag-anak o sa mga tao. Dahil hindi mo alam sa hinaharap kung sino ang babalikan mo upang kailanganin ng tulong. Pero matapos kong ipagtapat sa kanya ang nangyaring iyon ay unti-unti na rin napansin ko ang pagbabago kay Arnel. Hindi na siya kagaya ng dati na sweet at mapag-aruga. Unti-unti na siyang naging malamig at walang pakialam sa akin. Napapadalas din ang pag-OT niya sa trabaho at paglalasing kasama ng mga driver sa dormitoryo namin. At hindi mo na halos maasahan na mag-alaga o magbantay ng bata. Mga isang buwan matapos naming ikasal ni Arnel sa Huwes ay nalamang ko na lamang isang beses na sinubukan kong mag-withdraw sa bangko na naka-freeze na pala ang bank accounts at credit cards ko. Agad ko nang naisip na ito na nga, pinanindigan na ni Daddy ang banta niya sa akin. Na itatakwil niya ako at tatanggalan ng mana. At nang puntahan ko sila sa bahay ay ni hindi nila ako hinarap. Ang security guard na lamang ang humarap sa akin. Inabot ang huling sweldo ko at sinabihan ako na bibigyan na lang daw ako ng 2 linggo upang bakantihin ang kwarto ko sa dormitoryo. Dahil may papalit na raw sa akin bilang manager. Para akong binoljak ng tadhana. At pagka-uwi ko sa dormitoryo, ay sakalang nag-sink in sa akin ang katotohanan ang lahat ng mga nangyari. Wala na akong mga magulang. Wala na akong trabaho. At wala na akong matitirhan. Kahit na takot ako ay agad ko ring sinabi yon kay Arnel. At iyon ang first time na nakita ko siyang nagalit ng husto at nagwala. Kumalma lamang siya nang sabihin kong may nahanap na akong lilipatan namin. Nakapag-down na at nabayaran na ang ilang buwang renta. Sinabi ko yon sa kanya kahit na hindi naman totoo at hindi pa nga ako nakakapag-ikot para maghanap ng malilipatan namin. Isang araw mula sa buong araw na paghahanap ng trabaho
ay dinatnan ko ang anak namin na umiiyak at walang nagbabantay. Matapos kong patulugin si Junior ay bumaba na ako at nakita ko na wala pa rin humpay ang pakikipag-inuman ni Arnel sa mga kasamahan niyang driver. Padispedida niya raw kasi ito. Pero sa pagbaba kong yon para awatin na siya sa pag-iinom ay tiyempong narinig ko naman ang pinag-uusapan nilang mga lasing niyang kainuman. Yon ang nakakuha ng aking atensyon kaya pinakinggan ko muna sila. Yan na pala mo, Arnel. Nagpakasal ka kasi agad na hindi pa naman nakakasiguro sa kahihinatnan mo. Walang ya. Believe na sana kami sa iyo, Tol. Eh. Oo nga. Akala namin, planado mo na ang lahat. Ang tagal ng investment mo dyan kay Manang. Hulog na hulog sa iyo yung matandang dalaga. Mahal kita, Arnel. Yun pala. Mauuwi rin lang sa wala. Oo nga, biruin mo. Kung ano-ano pa yung pinlano nitong Arnel na to. Nabibili niya mga kotse raw at oras raw na makapasok siya dun sa pamilya ni Manang. Yung pala ang ending, mas magiging mahirap pa siya sa daga. Tama na. Napipikon na ako, ha? Woo! Okay lang yan, Tol. Mukhang kahit naman ganyan kinahantungan mo eh. Mukhang nag-enjoy ka naman dun kay Manang. Yeah! Tado! Oh, ganyan mga trip niyan eh. Mga single mother. Oo nga. Kahit anong 30 pa lang yun. Ay, oo nga, no? Dati nang mukhang matrona at single mother yun eh. Partida, wala pa nga na. Mukha na single mother. Nung nandito pa nga si Elena, inaaswang niya rin ng tingin yun eh. Oo nga. Si Elena pwede rin yun, ha? Hmm. At saka nasa 30 lang yun, di ba? Ay, lumalandi rin sa'yo yun, Tol, eh. Eh kaso, si Manang kasi yung may pera. Kaya siyempre, eto siya. Oo, mali. Dating may pera. Ay, paano ba yan, Tol? Paninindigan mo ba yan? Ewan ko nga eh. Lecheng buhay to. Kung aabutin ka nga naman talaga ng malas. Eh, okay lang yan, Tol. Eh, bata ka pa naman eh. Marami ka bang oras. Eh, malay mo. Magbagay yung isip ng mga magulang niyan. Tanggapin kayo ulit. Eh, paano kung hindi? Eh, di. Kumuha na lang siya ng kabit na sugar mommy. o kaya pare, yung nanay na lang ni Manang. Pwede. Ako bang pinag-uusapan ninyo? Ay, sorry, madam. Sorry, madam. Nagkakasayahan lang ho rito. Kainuman lang ho ng konti. Arnel, umakit ka na. Pamilyado ka na at may anak. Pinapaalala ko lang. At kayo, magsibalik na rin kayo sa kwarto nyo. Nakakabulaho kayo. Ang sasama pa ng mga lumalabas dyan sa bibig nyo. Teka nga muna. Hoy, Miss Grace. Pinapaalala ko sa'yo na sa makalawa, hindi na ikaw manager namin dito, ha? Kaya wala ang karapatan na sitahin kami. Gagawin namin kung anong gusto namin gawin. Wasak na wasak sa kalasingan noon si Arnel, Papa Dudut. Halos kargahin ko pa siya para maiyakyat ko lang sa kwarto namin. Pero dahil din doon ay nakakuha ko ng dahilan para maging in denial sa mga narinig ko. Ang sabi ko sa sarili ko, maaaring talagang madudumi lang ang isip at masasamang tao lang ang mga kainuman niyang driver. Kaya kung ano-ano ang mga lumalabas sa mga bibig nila ng gabing yon. Kinumbinse ko ang sarili ko na lasing lang kasi si Arnel, kaya hindi niya pinabulaanan ang mga pinapalabas nilang ginagamit niya lang ako, na lasing lang siya kaya hindi niya ako naipagtanggol. Matapos ng 2 araw ay lumipat na kami ng tirahan ni Arnel. Nakahanap ako ng isang maliit na kwarto na medyo malapit lang din sa amin. Ang isa kasi na mahigpit na pinag-utos sa akin ni Arnel
ay ang hanapin ko raw na rerentahan ang bahay ay yung medyo malapit lang sa lugar namin. Dahil ayaw niya raw na lumayo pa sa paradahan ng taxi. Ako naman ay nakakuha din ng trabaho bilang isang work from home na English tutor. Wala kasi akong napag-iiwanan sa bibi namin. Kaya hindi ako pwedeng lumayo at kumuha ng trabaho sa isang opisina. Pero dahil din sa pagbili ko ng computer at pagpapakabit ng internet ay malaki-laki ang nabawa sa aking ipon. At kahit tong sumisweldo na ako ay nababawasan pa rin ang ipon ko dahil kumukuha at kumukuha pa rin ako doon dahil sagot ko lahat ng gastos. Maski ang pagpapatingin sa anak namin sa ospital. At habang tumatagal ay mas lalong nagbubuhay binata si Arnel. Ni panggatas ng anak niya ay hindi niya mabili. Ni isang kusing ay wala siyang maintrega sa akin. Lahat ng mga sinesweldo niya sa pagtataksi ay napupunta lamang sa sarili niya at ipinapadala sa mga kamag-anak niya sa probinsya. Ang palagi niya sa aking sinasabi, mas kailangan daw ng pamilya niya ang pera kesa sa amin dahil may trabaho naman ako. At nang sinabi ko sa kanya na kami na ng anak niya, ngayon ang una niyang pamilya. At dapat na priority niya ay naggalit pa siya sa akin. Binaligtad pa ako at sinabi kong kaya ko raw na maging masamang anak sa mga magulang ko, siya raw ay hindi. Minsan ay gustong gusto ko nang bumitiw sa relasyon namin, Papa Dudut. At minsan nga ay naiisip ko na tama nga ang mga magulang ko. Dapat ay hindi ako nagtiwala kay Arnel na ang tanga-tanga ko. Pero bukod sa mahal ko talaga si Arnel, ay pinapalakas na lang ako ng pride at kahihiyan. Dahil matapos ng lahat ng sinakripisyo ko para sa relasyon namin ni Arnel, ay hindi ako pwedeng basta-basta mag-give up at panoorin na mapunta lang ang kasal namin sa wala. Ngunit isang araw, ay napansin kong may pagbabago kay Arnel. Mas napapadalas na ang hindi niya pag-uwi ng bahay at parang mas nagiging conscious na ito sa itsura niya. Palagi na siyang bumibili ng bagong damit at nagpapapogi. At doon ako kinutuban na meron itong pinopormahan. Ang una kong hinala ay ang college student na nakatira sa katabing kwarto lang namin ang pinopormahan ni Arnel. May mga sandali kasing nahuhuli ko ito na magkausap at halata naman sa tinginan nila na may mali siya sila sa isa't isa. Maganda yung estudyante. Maputi, sexy, pero mukhang inosente. At isang gabi nga ay nagising na lamang ako na wala si Arnel sa tabi ko. At may naglalampungan sa kabilang kwarto. Kaya isang araw nang nagpaalam na sa akin si Arnel na uumagahin daw siya ng uwi dahil sa pamamasada, ay alam kong panahon na yon upang gawin ang matagal ko nang pinaplano. Sa araw na yon ay iniwan ko muna ang aking anak sa kapitbahay. At ilang oras bago bumalik sa bahay ang babae, ay pinwersa kong buksan ang kanyang pintuan gamit ang hairpin. Nag-imbestiga ako sa kanyang kwarto. Naghanap ng pruwebang makukuha ko. Pero maya-maya ay nakarinig na ako ng kaluskos at may nagbukas ng pintuan. Kaya madali akong nagtago sa ilalim ng kanyang kama. Dali na, pumunta ka na dito. Sarado pinto sa kwarto niyo. Kuya Arnel naman eh. Teka lang, mag-shower muna tayo. Okay lang yan, dali na. Hindi na pa ako nagpipigil eh. Shhh! Huwag ka maingay. Baka mahuli tayo sa kabila. Eh kasi naman, Kuya Arnel eh. Kailan mo pa kasi ihiwalayin yung asawa mo? Malapit na, tumatiming lang ako. Oh, bakit na naman? Eh nakakainis ka kasi. Ano na naman ang problema mo? Sabi ko nga sa'yo, hindi ba? Hihiwalayan ko naman siya eh. Naghahanap lang ako ng tiyempo para hindi siya masyado magwala.
Hindi lang yun. Eh ano na naman? Wala. Naisip ko lang. Eh di ba, sabi mo, hindi mo naman talaga siya gusto noon na ang habol mo lang sa kanya yung pera niya. Tapos napasubo ka lang. Oo, tama lahat yan. Teka, nagsiselos ka no? Babe naman, huwag ka na magselos. Sige na nga, aamin na ako. Naghahanap kasi ako na malilipatan nating kwarto na medyo malayo-layo dito. Tapos pag okay na yun, at pag nakalipat ka na dun, saka ko na siya iiwala yan. OMG talaga, babe! Oh! Ano na naman problema, babe? Eh, paano kung gawin mo rin sa akin yan? Paano kung magsawa ka na sa akin? Baka naman ipagpalit mo rin ako sa matandang mayaman. Sus, hindi mangyayari yun. Ikaw pa, eh patay na patay ako sa'yo. Ay! Mga hayop kayo! Grace, bakit nandiyan ka? Anong ginagawa mo dito? Dahil hindi ako tanga. Akala niyo maluloko niyo ako? Arnel, narinig kong lahat. Bumalik ka sa kwarto natin at hakutin mo ng lahat ng gamit mo. Ang kapal ng mukha mo. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo kahit kailan! Inalayas ko si Arnel, Papa Dudut. Akala ko'y wala nang ibabagsak pa ang mundo ko, pero nang nahuli ko mismo ang pagtataksil sa akin ni Arnel at narinig mismo sa sarili niyang mga bibig ang ginagamit niya lang ako, ay pakiramdam ko ay gumuho na ng tuluyan ang mundo ko. At kahit na gusto ko nang mabaliw ng mga panahon na yon ay pinanlabanan ko. Pinipilit kong labanan ang kalungkutan at galit na lumalamon sa akin dahil may anak na ako. At alam kong kapag bumigay ako, ay tiyak na mapapahamak at magiging kalunos-lunos ang kahihinatnan ng anak ko. Isang buwan matapos kong pinalaya si Arnel sa poder ko, ay muli kong nilaksan ang aking loob. Bumalik ako sa bahay ng mga magulang ko para humingi ng tawad at para magmakaawa na tanggapin nila ko. Alam kong hindi magiging madali pero handa akong magpakumbaba at lunukin ang lahat ng mga bibitawa nilang masakit na salita. Inisip ko na kapag pumunta ako doon na dala ang anak ko, ang apo ng mga magulang ko ay baka lumambot sila kahit papaano. Napatawarin nila ako at muling tanggapin. Pero nagkamali ako. Anong ginagawa mo rito? Sino nagpapasok sa'yo? Daddy, please po. Patawarin niyo na ako. Pakinggan niyo naman ako. Lumayas ka! Hindi kita kilala. Winston, baka naman po pwedeng patawarin na natin ang anak na... Hindi! Ang anak nating dalawa lang. Si William at si Warren. Sila lang ang anak natin. Winston, parang awa mo na. Daddy, please. Patawarin niyo na ako sa nagawa ko. Nakipaghiwalay na ako kay Arnel. Ito oh, tignan niyo tong apo ninyo. Wala akong pakialam kung nakipaghiwalay ka na sa driver na yon. Binigyan ka na namin ang pagkakataon noon. Pero sinayang mo. Hindi ka nakinig. Sinuway mo kami. Daddy, parang awa niyo na. Para man lang sa apo ninyo. Wala akong pakialam sa halimaw na batang yan. Hindi ko yan kikilalanin bilang miyembro ng angkan natin. At matagal ko na rin kinalimutan na may anak akong babae. Winston, please, parang awa mo na. Huwag ka namang ganyan kay Grace. Tumahimik ka! Matuto kang lumugar, Karina. Ako ang padre de pamilya. Ako ang nagdidesisyon sa bahay na ito. At kapag sinabi kong hindi natin siya anak, kailangan sumunod ka! Daddy, parang awa niyo na. Bigyan niyo na ako ng isa pang pagkakataon. Kaya lang naman lumalapit yan dahil kailangan niya ng pera natin eh. Dahil nakaranas na ng hirap sa buhay. O ngayon, panindigan mo yung desisyon mo. Wala kang kwentang anak. Kahit noon pa man, mahinang klase ka na. Ano pa po ba ang gusto ninyo, Daddy? Buong buhay ko, kayo lang ang sinunod ko.
kung sinong po pwede kong maging boyfriend, kung ano ang kurso kong kukunin, kung ano ang magiging trabaho ko. Buong buhay ko, kontrolado nyo na ang buhay ko. Aba, talaga sumasagot ka pa ha? Tama ang desisyon ko na pagtatakwil sa'yo. Dahil sa inyo, hiniwalayan ko si Lawrence. Ang tanging tao na nagmahal sa akin ng tunay at totoo. Dahil sa inyo, naging miserable ang buhay ko. Kapal na mukha mong sabihin sa akin yan. Matapos kitang palamunin at palakihin sa luho. Kung ano man yung kamalasang tinatamo mo ngayon, kasalanan mo yan. Tama! Kasalanan ko nga! Dahil dapat noon pa lang, hindi na ako nakinig sa inyo. Dapat matagal na akong kumawala sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Ito na rin ang huling pagkakataon na makikita niyo ako. Tinatanggap ko na ang desisyon ninyo. Mula ngayon, wala na rin akong ibang pamilya maliban sa anak ko. At mamahalin ko siya ng lubusan at bibigyan ng kalayaan. At hindi ko siya itatrato na parang tao-tauhan na kagaya ng pagtrato niyo sa akin sa loob ng 40 taon. Tatlong buwan na mula nang nakipaghiwalay ako sa mga magulang ko, Papa Dudut. Kahit na nananatiling mahirap ang buhay para sa akin, ay na-realize kong ngayon lang din ulit ako nakaranas na maging masaya at kontento. Sa loob ng 40 taon, ngayon ko lang talaga naramdaman na may saysay ang buhay ko, na malaya ako, na tao ako at kontrolado ko ang sarili kong buhay. At dahil sa karanasan kong yan, at mula nang nagkaanak ako ay nagsimula na rin akong maging bukas sa tao. Wala na ang dating Grace na bugnutin at sarado sa kahit na kanino. Nabuwag na ang mga pader ng galit at frustrations na nabuo sa loob ng ilang dekada sa puso ko. At dahil sa nangyari at sa pagiging ina ko, ay doon ko rin nadiskubre ang totoong sarili ko na nananatiling nakabaon sa loob ng aking pagkatao sa loob ng mahabang panahon. Ang palakaibigan, malakas ang loob at masiyahin na Grace. Nang pinalayas ko si Arnel ay umalis na rin ang kabit niya na nasa kabilang kwarto ko. At ang sumunod na tenant ay isang batang mag-asawa na bagong lipat sa Maynila. Kaagad ko silang nakasundo at naging nanay-nanayan nila ako. At kapag ako naman ang nangangailangan ng tulong, ay naaasahan ko sila. Minsan pa nga ay sila na ang nauunang magbigay sa akin ng tulong bago ko pa ito hingin. Para naman kay Arnel, ay kahit na pinalayas ko siya, ay hinihintay ko lang ang pagkakataon na mabigyan ng hustisya ang ginawa niya. Kung dati ay ang plano namin ay mag-ipon para sa isang magarbong kasal, ang pinag-iipunan ko na rin ngayon ay ang paghahabla sa kanya ng bigamy at child support para sa aking anak. Alam kong maaaring matagalan, pero kung nakapagtiyaga nga ako ng 2 dekada sa miserable kong buhay bilang tagabantay ng dormitoryo dati, ay kayang-kaya kong hintayin ang araw na mabigyan kaming mag-ina ng hustisya. Nawalan man ako ng mga magulang at asawa, Papa Dudut, ay nagkaroon naman ako ng anak at ng mga bagong kaibigan. Sila na ang aking mga bagong pamilya. At lubos ang pagpapasalamat ko sa Diyos na hindi niya ako iniwan, at nang may tinanggal siya sa akin ay pinunan niya ito ng mas nakakahigit pa. Ang inyo pong kapuso at loyal na tagapakinig forever, Grace.